Madam President, in behalf of the Cebuanos, we would like to greet you in advance. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Salamat sa inyo. Alam nyo, umikot na ako ng northern part ng Cebu ngayon. Galing ako sa Bantayan, galing ako sa Bogo, galing ako sa Tabuelan, galing ako sa Tuburan, galing ako sa Danao. Pero ganito pa din kadami yung tao dito sa Bantayan. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga regalo. Maraming salamat sa lahat na pinagpaguran nyo ngayon. Ano yan? Maraming salamat. Alam nyo, hindi pa ako nakakapag-umpisa ng mensahe ko. Sinasabihan nyo ako ng daog na. Sigurado ba tayo dyan? Daog na! Daog na! Daog na! Daog na! Daog na!
2016, hindi niyo pa ako masyadong kilala. Ang baon ko lang dati, sipag at puso. Pero ang binigay niyo sa akin na boto, more than 800,000 votes. Noong 2016, wala pa akong masyadong napapakita sa inyo. Ngayon po, pagkatapos ng 6 na taon, malakas ang loob kong bumalik dito sa inyo dahil matitingnan ko kayo na yung tiwalang binigay nyo sa akin noong 2016, hindi ko po kayo binigo. Alam nyo po, kahit napakahirap para sa akin yung 6 na taon, kahit po limitado ang aming mandato, kahit limitado yung aming budget, pinakita ko sa bawat isang Cebuano na ang aking pagmamahal at paninilbihan sa inyo, lahat na oras, maaasahan nyo ako. Dito po sa Cebu, lahat na sakuna, nandito po kami. Lahat na bagyong dumaan, nandito po kami. Yung pinakahuli pong bagyo, kanina, lahat na bagyo, nandito ako. Yung pinakahuli po doon, nung Typhoon Odette, 2 araw pagkatapos ng Typhoon Odette, nandito na po ako sa Cebu para umpisahan ang aming relief operations. Ano yun? Maraming salamat. Ganito pala pakiramdam pag napakalaki at napakaraming tao ang kausap. Nung nakaraang pandemya, saksi po kayo. Nung nahihirapan ang Cebu dahil sa dami ng COVID cases, nandito po ang Office of the Vice President para tumulong. Naglagay po tayo ng mga shuttle buses para sa ating frontliners. Nag-provide po tayo ng mga libreng dormitory para sa ating frontliners. Nagkaroon po tayo ng mga swab cups, ng mga vaccine express. Nagkaroon po tayo ng shuttle service mula Olanggo hanggang Mactan. At gusto ko pong magpasalamat sa SK Federation ng Cebu dahil hindi po namin magagawa yung trabaho namin kung hindi dahil sa tulong ninyo. Kaya maraming salamat. Nagpapasalamat din po tayo sa mga local officials na mula noong 2016 hanggang ngayon. Ang suporta talagang maaasahan. Kasama ko po ngayong gabi, palakpakan po natin Vice Governor Junjun Davide. Maraming salamat din po sa mga mayors na kasama po natin
mga mayors na sumuporta para matuloy ang ating rally ngayong gabi. Sa pamumuno po ng ating host mayor, Mayor Jonas Cortes ng Mandaue. Kasama din po natin si Mayor Gungun Gika ng Dumanog. Salamat din po former Mayor Tommy Osmeña ng Cebu City. Saka mayoral candidate Margot Osmeña. Maraming salamat din po sa ating organizers, RPC Cebu, former Yusef Bimbo Fernandez, Attorney Gasgo and Candice Gotianoy, Subuanons for Lenny Kiko, Padre Madre Missionary saka lay people, Lenisin Movement. Maraming salamat. Pasensya na po. Naipon na dito yung mga regalo sa akin. Kaya maraming salamat. Mamaya ipapakita po natin. Maraming salamat. Nandito din po Mayor Julie Flores ng Barili. Maraming salamat. Lahat po mga sectoral and volunteer groups, lahat na volunteer centers sa Cebu, lahat na volunteer artists, maraming salamat din po sa napakaraming kababayan natin, lalong-lalo na mga OFWs na nanonood sa ating live stream ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam niyo po, marami sa inyo ang partners po natin dito. Nag-launch po tayo ng Angat Buhay program sa Cebu. Kaya maraming mga lugar dito sa Cebu ang meron po tayong mga programa. Kanina po, binisita po natin ang Tabuelan dahil po tumulong tayo doon magkaroon ng ambulansya. Binisita po natin ang Tuburan dahil tumulong tayo magkaroon sila ng solar irrigation para sa kanilang coffee farmers. Sa Karkar, naglagay po tayo ng bagsakan center. Sa Naga, Cebu, nagkaroon tayo ng livelihood center. Sa San Remigio, naglagay po tayo ng mental health facility. Marami po tayong mga livelihood programs na ginawa sa iba-ibang mga lugar sa Cebu. Kahit po konti yung pondo namin, naglagay po tayong pera sa ibang mga ospital dito sa Cebu para yung may problema sa pagbayad ng hospital bills, hindi na kailangan makatulong ang aming opisina. Pero bakit ko po ito kinikwento sa inyo? Kinikwento ko po ito sa inyo dahil ito yung aming resibo. Resibo na kahit walang eleksyon, andito kami kasama ninyo pag kinakailangan nyo kami. Marami po ang magsasabi na mahal nila ang Cebu. Pero di ba dapat ang itanong natin sa kanila? Paano ba nila pinakita yung pagmamahal nila sa Cebu? Dahil ang pagmamahal hindi naman nadadala sa salita, kundi ang pagmamahal pinapakita sa gawa. At dapat ang pagmamahal, lalo itong pinapakita kung walang eleksyon. Kung naalala lang tayo tuwing eleksyon,
Kailangan ba tayong tumiwala sa kanila? Kami po, mahaba yung aming resibo na may eleksyon o wala. Nandito kami lagi kasama ninyo. Ang aming pong pangako sa inyo, ang ibibigay namin sa inyo, gobyernong tapat at buhay ng lahat para umangat ang buhay ng lahat. Kanina po, may kasama akong mga local officials sa likod. Ang sabi po nila, ang mga tao kusang pumunta dito sa rally site. Gaya po ng lagi kong sinasabi, talaga namang hindi kayo bayad. Pero karamihan sa inyo, abonado pa. Kanina po, nandun pa lang ako sa Bogo. Nakikita ko may mga tao na dito umaga pa lang. Gustong sabihin ang iba sa inyo, ilang oras nang nakatayo. Napakainit pa naman ngayong araw. Pero bakit po kayo nagsasaga? Hindi ba dahil nangangarap tayo lahat? Nangangarap tayo ng lahat na baka eto ng eleksyon na to ang pagkakataon para mabago natin ang takbo ng ating pamahalaan. Marami sa atin gutom at uhaw na sa matapat na pamamahala. Kaya marami sa atin nagsasakripisyo dahil naiintindihan nyo na ang eleksyon na to hindi lang simpleng labanan ng mga kandidato, kundi ang eleksyon na to pagsalba na sa ating bayan. Ang eleksyon na to, gusto nating ipakita na ang tunay na kapangyarihan wala sa kamay ng mga politiko, pero ang tunay na kapangyarihan nasa kamay ng ordinaryong Pilipino. Ilang araw pong nakaraan, Alam nyo ang sinisigaw nyo, walang Juan Cebu. Siguro walang Juan Cebu ng mga politiko, pero may Juan Cebu ng ordinaryong Cebuano. At ngayong gabi, pinapakita natin na ang kapangyarihan nasa kamay natin. Paminsan po, may pag-alinlangan. Paano kaya yan? Mukhang karamihan sa mga politiko nagsama-sama na. Paano kaya yan? Wala tayong pera, wala tayong makinarya. Pero ngayong gabi pinakita natin, walang sinabi ang pera at makinarya sa nagkakaisang taong bayan. Pag pinakita natin sa resulta ng eleksyon na kahit wala tayong masyadong
politikong kakampi. Panalo tayo. Mapapakita natin kung sino ang tunay na makapangyarihan. At kayo yon. Ngayon po, namamangha ako dahil hanggang doon sa pinakadulo may tao. Kanina, aaminin ko sa inyo, nung umiikot pa po kami sa Northern Cebu, marami pong mga balitang nakakarating sa amin tungkol sa kahirapan sa sasakyan, tungkol sa pag-asa na magkakanya-kanya na lang pumunta dito. Pero ngayong gabi, pinakita po ninyo na pagtaong bayan ng desisyon, anumang kahirapan, kayang-kayang lampasan. Sigurado ba kayo? Ipapakita natin yan sa May 9. Mula po ngayong gabi, meron na lang 16 days to campaign. Alam ko, marami na kayong sakripisyo. Marami sa inyo nag-aabono. Marami sa inyo nag-house to house. Marami sa inyo nagpapalugaw. Marami po sa inyo puyat sa kaasikaso. Ang pakiusap po namin sa inyo, sana sa susunod na 16 days, ganun pa din tayo kasigasig. Kaya pa ba? Kaya pa ba nating mangumbinse? Ngayon, napakarami na natin. Pero kaya pa ba natin lalo pang magparami? Kanina, tinatanong ako dun sa mga pinuntahan ko, bakit kayo umiikot pa sa malalayong mga munisipyo? Meron ng grand rally dito sa Mandawi. Noong February 24 na nandito kami, umikot din kami sa southern part ng Cebu. Nagkaroon tayo ng rally sa Cebu City. Yun din yung tanong namin, tanong sa amin. Bakit kahit may rally na kayong malaki, pinupuntahan nyo pa din yung malalayong lugar? Isa lang po ang kasagutan ko. Dahil yun yung aasahan ninyo pag ako maging pangulo. Pag tayo po maging pangulo, ang gobyerno ang lalapit sa inyo. Pag ako naging pangulo, ang pangako ko sa inyo, lalo kayong malayo, lalo kayong mahirap puntahan, lalo na naman namin kayong pupuntahan para iparamdam sa inyo na hindi namin kayo papabayaan. Kanina may pinakita po sa akin na Cebu Development Agenda. Na itong Cebu Development Agenda, ang mga sumulat iba't ibang sectoral organizations dito sa Cebu.
Nung binasa ko po siya, naka-align siya sa mga plano namin. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang plano ng galing mismo sa taong bayan. Ito po yung klase ng pamamahala na papasundan natin pag tayo maging Pangulo. Ng gobyerno, laging makikinig sa ordinaryong mamamayan. Sa mahabang panahon, nakikita natin at napapagod tayo sa luma at bulok na klase ng politika. Ang tanong ko sa inyo, ganun pa din ba yung gusto nating politika? Kung ayaw na natin sa ganung klaseng politika, iparinig natin sa ating mga politiko ngayong darating na eleksyon. Pag sinabi po naming gobyernong tapat angat buhay lahat, ang gustong sabihin nun, aangat lang ang buhay ng lahat pag ang gobyerno nyo maging matapat. Ang aming pong pangako ng matapat na gobyerno, marami tayong resibo. Narinig nyo na ba ang pangalan ko o pangalan ni Senator Kiko o pangalan ng ating mga senatorial candidates na nadawit sa anumang anomalya? Yun yung aming resibo, na kahit marami sa amin matagal na nanunungkulan, never na nadawit kami sa anumang usapin ng korupsyon. Pag walang korupsyon, ang pera ng taong bayan napupunta kung sino ang pinaka nangangailangan. Nung huli po natin rally, sinabi ko po sa inyo, isa pang resibo namin, taon-taon nakukuha ng opisina namin, pinakamataas na COA audit rating. Yun po yung aming resibo pag sinabi namin galit kami sa korupsyon. Kaya malakas ang loob namin sabihin sa inyo na ang aming pangako, gobyernong tapat, dahil yun yung unang susi para umangat ang buhay ng lahat. Pero ngayong gabi po, pinaramdam nyo sa amin ang inyong suporta at pagmamahal. Kaya maraming maraming salamat. Ang hinihiling po namin sa inyo, hanggang Mayo 9, samahan nyo kami sa laban na ito. Maipangako nyo ba yan sa amin? Nasasamahan nyo kami sa laban? Kaya pa bang humirit? Kaya pa bang kumumbinse nang hindi pa kumbinsido? Handa ba tayong kumatok hindi lang sa pintuan, pero sa puso ng ating mga kababayan? Pag handa pa din kayo, ito yung sinasabi natin, tara, ipanalo na natin ito. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat.